Ay, ay talaga. Ha? Oh, di ba? Sipa-sipa eh. Hi, kapatid! Welcome back to my channel! First things first, okay? Gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nanood sa vlog ko kahapon. Thank you so much. Nagulat ako kasi pagkagising ko, 10,000 na siya. So, in-upload ko siya. I think nasa 8:30 PM noon. Then, pagising ko, nasa 10,000 na. First time ever nangyari yun sa aking vlog. And gusto ko magpasalamat din sa mga nanood, no? Kasi iniwanan na ako ng karamihan sa inyo. Nagdadrama. Iniwanan na ako ng karamihan sa inyo, no? Hindi na ako pinapanood. Hindi na ako pinapanood ng 50,000 subscribers ko or 60,000 subscribers na yata ako ngayon. So, I just wanna thank you guys for watching my vlog once again, no? Thank you so much. Sana, kung may time kayo, please panoorin nyo yung mga previous videos ko kung may mga na-miss man kayo. And for sure, marami yun. Kung may time kayo, please feel free to watch my previous vlogs yung mga na-miss ninyo. Okay, ang haba naman ang intro ko. Gusto ko rin ulit mag-thank you dun sa lahat ng mga nag-comment dun sa vlog ko kahapon. Kung ano yung dapat kong gawin. Kasi ito naging problema ko eh. Ano yung na-stress ako kasi, yung mga kalapati ko, syempre, bagong lipat sa bagong loft. Hindi sila nagsasabay-sabay kumain. May mga siga. So, nag-comment kayo, tinuruan nyo ako, nag-advise, nagbigay kayo ng mga advice sa akin kung anong dapat kong gawin. So, yun. So, yun nga, ginawa ko yun kanina. And etong clip na to, papakita ko sa inyo, eto yung mga nangyari kaninang umaga and kaninang hapon. Okay? So, sinubukan kong gawin yung iba sa mga in-advise ninyo. So, ginutom ko sila. And, yun, titignan natin kung anong nangyari, no? After ko silang gutumin. Actually, ang advice kasi ng iba, kapat isang beses ka lang magpatuka sa isang araw or gutumin mo na halos isang buong araw, gutumin mo, kinabukas ka magpatuka. So, yung last na kain nila is kahapon pa. Tapos, nagpatuka ako kanina ng hapon. So, gusto ko pakita sa inyo kung ano yung naging result nung sinabi nyo at in-advise nyo sa akin na dapat kong gawin. Oh my goodness. Huwag natin patagalin. Pakita ko na sa inyo yung mga ganap kanina umaga hanggang kaninang hapon. So, please keep on watching. Okay, so inayos ko, no? Inayos ko yung pwesto ng purchase ko. Ginawa ko sobrang kanto sa kanto sa kanto. Then doon, magkatabi sila. Nag-prepare sila dun eh. So, kung nagpe-pair lang sila, saka lang natatahimik. Pag walang pair, talagang sobrang ingay. So, ginawa ko dito. So, ito yung loob kong purchase. Gagano yung tsura. So, magkakatapat sila. Ito yun, oh. Parang ako paglinis. Nililinis pa lang ako, actually. So, ayan, nililinis pa lang ako. So, hindi ko muna sila pina... Hindi ko muna sila... Papakainin niya yung umaga. So, hapon na lang. Para gutom na gutom. Kasi nga, gusto ko i-try na sobrang gutom para ano, sabi-sabi silang kumain. So, yeah. Let's observe. Mamaya, hanggang mamaya, ano. Sige. Okay, so, eto na yung pang-lock ko. I think sa hen, itong pink. And sa cock is pag black kasi, hindi nila masyado makakain. Pwede ba black? Sige, try ko. Okay, so naglilinis na ako. Paano ko ba ito? Teka lang, ganito ako maglinis kasi. Ayan, may strainer dyan. So, sorry kasi dahil na naglaba kahapon. So, yun yung mga ipot nila. Thankful. Thankful kasi buo-buo. No? May strainer ako palagi. So, hawa ko yung phone ko na huwag malaglab. Yun yung kita, so. Nasa labas lang. Gumagamit ako nito. Anong laman nito? Ang linis na kami, dishwashing to na sobrang ano,
Grabe yung dishwasher nito eh. Ang galing yung dishwasher nito. Ito, bakit ko sa inyo. Ginagamit ko to. Ito yung panlinis ko. Sobrang ano, anti-wa ko. Wala naman tayong ano dun. Wala namang rules kung ano yung dapat mong gamitin. Basta nakakalinis. Nakakatanggal ng mga dumi. Buka lang. Wala naman tayong ano dyan. So, ayan. Ganyan ako maglinis, no? Hindi ako gumagamit ng Zaryo po, kalapalit, kasi maangat yung ipot kapag nilalagyan ko ng Zaryo. Maangat ang yan siya, matuka-tuka nila. So, hindi rin ako magamit yung sinasabi mo. Yung parang ganito rin shape na ano, yung matalas kasi the more na matalas yung pinakukusok natin, the more na kumakapit. Pag nasugatan itong tray, the more na kumakapit yung dumi dyan. So that's why ito lang ginagamit ko. And may tubig naman dito. Siyempre, di. Tayo ng dito. Kahit ano na may ilip natin ito, may ito nga, may ilip ito. Iwas sakit, no? Mas mahirap kasi yung ano eh. Yung treatment pag nagkasakit na. Mahirap yun. Kesa mas madali ang prevention. Diba? So yun, ito malinis ka lang. Pinainom ko muna sila. Probiotic. May balak tayong gawin ngayon. Magpapaligo ako ng ibon. So, sanay sila paliguan ko ng force bath and shower. Shower na tayo. Kasama na rin yung paghugas kasi ng cage eh. Gusto ko mahugasan. Okay, so nalinis ka na. Nalinis ko na. Lagi ko na yung poop tray. Okay, malinis na ulit. Silensyo. Kasi papatuyo. Hindi ko na sila binibilad kalapitids kasi sobrang init dito sa rooftop. Sobrang init dito. Mamaya, nag-aalinsangan na yun. Matutuyo agad sila. Yun, kainit dito. Mabilis lang. Mabilis lang sila matuyo. Malapit na rin matuyo. Ayun, mabilis lang. So mamaya, abangan natin yan. Kung kakain na sila na sabay-sabay. Kumain na sila sabay-sabay. Pero mamonitor ko yung mga hindi pa rin bumaba. Sasanayin ko lang sila ng isang kainan ng
na isang araw. Hindi pa kumakain yung red ko. Yung dalawang red, oh. Hayaan ko lang ubusin nila yung feeds kasi bukas. Hapon na naman bago sila pakainin ulit. Tanggalin ko muna si Blue. Saka lang nagkaroon ng katahimikan nung tinanggal ko si Blue. Ano? Ikaw talaga naman, no? O Blue naman, no? Natanggal na lang kita dyan, ano? Tinan mo, sinusuntok ako. Ay? Ay? Ay talaga? Ha? Oo, diba? Sipa, sipa. Suntok! Lang ka muna. Grabe, pati ako'y naaway mo. Ayan, natahimik lang yung loft nung pack nung wala si Blue. Sige, alisin ko na si Blue. Doon na muna siya. May bagong pumalit na siga. Ayan ah. Si Yang. Ayan, kalapatids. Ayan. I'm really, really happy about the result, no? Thank you so much sa inyong lahat na nag-advise sa akin sa gagawin ko. So, dapat nagawin ko, no? Maraming salamat. It's really a big, big, big help. Hindi ako kasing galing ng iba sa inyo, no? Still, I'm asking for some advice from all, from you guys na mas marunong na at mas marami ng alam tungkol sa pag-aalaga. Syempre, sabi ko nga, before, I'm still considering myself as a newbie. Marami pa akong kailangang matunan, marami pa akong kailangang ma-explore and ma-experience, no? And super grateful ako kasi nanggagaling yun mismo sa inyo. Kayo mismo yung nagga-guide sa akin. So please, kung meron pa kayong mga advices na gustong ibigay sa akin, feel free to guide me, no, sa lahat ng ginagawa ko, na napapanood ninyo sa vlog ko. And ayun, at least napapanood to ng mga iba sa inyo na kakagaya ko rin, newbie rin na may kaparehong karanasan, kaparehong sitwasyon na kinakaharap sa ngayon. So, I'm really happy about the result na nakumain na sila ng sabay-sabay. And still, may mga siga, tinanggal ko si Blue. Kasi talagang ano, ang laki ng pagbabago, no? Nung nawala si Blue, nung tinanggal ko si Blue sa Flyers Loft, natahimik talaga bigla. So, dapat pala talaga tanggalin ko na lang muna si Blue. Separate ko siya, balik ko siya sa breeder cage niya. So, ayun ang ginawa ko. Yun ang ginawa natin. And super effective. Natahimik yung ano, yung sanlibutan. So, ayun. I just want to say thank you, guys. Kung hindi naman dahil sa mga advices niyo, no? Halos pare-pareho lang ang comments niyo. Yung advice na binigay niyo. So, eto na. Ginawa ko na siya. So, about naman dun sa mga nagsasuggest about sa box perch, no? Box perch, yun talaga yung idea namin before ni Kuya Edgar. Box perch, kasi yun nga, mas maganda yun, mas komportable sila. Pero, dahil nga maliit na yung loft, hindi talaga kakayanin. Hindi na sila makakalipad sa loob pag naglagay ako ng box perch. Hindi sila makakalipad-lipad. So, V-perch na lang ang gagamitin ko. Okay? So, you have to respect that, no? Kung ano man yung naging decision ko din. Of course, thankful ako dun sa mga advices nyo. And I also understand na box perch talaga, maganda talaga yun. Mm-mm. Lalo na kung monitoring ka, kung gusto mo ma-monitor yung mga ibon mo. Kung gusto mo ma-monitor yung mga ibon mo sa health nila, sa ipon, mas komportable sila dun. Pero, yun nga, hindi kasi kakasya dun sa Flyers Loft na ginawa natin, hindi na sila makakalipad-lipad doon. So, I hope you understand and I hope you respect that decision for me. Pero, I'm still open for that possibility na pwede pa rin akong magpagawa ng box perch. Actually, yun talaga yung gusto ko. Marami na, may mga tinanong na ako, no, na naghanap-hanap na akong saan merong ganun. Kaya lang, yun nga, naisip ko din, hindi talaga sisikip na talaga yung loft ko. Pero, let's see, no? Tignan natin, baka ano, baka sakaling magkasya or makapagpagawa ako ng medyo manipis-nipis. Pero,
kailangan abangan natin yun. So, isa yun sa mga dapat natin abangan sa mga designs na kailangan i-add ko dun sa loft para mas maging komportable or para mas maganda siya para sa mga ibon. Maraming salamat sa panonood and dun sa mga solid subscribers ko, solid viewers ko na talagang hindi ako iniwanan, no? Kahit na nung klaseng vlog pa yung i-release ko, hindi ako iniwanan talagang sinamahan nila ako, no? Nanood sila sa akin. Thank you so much. Thank you so much. Kung ikaw yon, alam mo na, maraming salamat. I just wanna say thank you for the support, for the love, no? Sana huwag kayong magsawa. Sana huwag kang magsawa sa suporta mo sa akin. So, ayun. Maraming salamat ulit. Ang dami kong pasasalamat. Pasaya na. See you on my next vlog, kalapatids. I love you all. Bye.